has there been a point na parang ayoko na? Gusto mo nang tumigil? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Nabastos na ako sa billing. Kaya hindi na ako tumitingin. Bakit nila ako ginanon? Ganito kalit ang pangalan ko. I'm sorry. Sabi ko, deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung gutom na gutom ka, tapos inom ka ng tubig. Mahapdi ang sikmura mo. Mahapdi. Uminom ka ng tubig, naiiyak ka ngayon. Sanggang sa makatulugan mo yung iyak. Pagising mo, may pagkain. Wala pa rin pagkain. Pag naaalala ko yon, ginaganahan ako magtrabaho. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilalang kilala niyo siya. Sino ang nalaala niyo sa pelikulang Inday Bote? The one and only Diamond Star Award-winning actress, Maricel Soriano. Ano, naliliit ka? Wala akong sinabing hindi totoo. Gusto mo pa idagdagan ko? Okay na yun. Kumusta ka na, Maria? Naku, eto, Ate Aster, nagpo-promote kami ngayon. I know. Yes. Ito naman yung second time namin for Lin Lang. Una, congratulations muna for Lin Lang. Napakaganda. Grabe. Naku, thank you. Grabe. And of course, aside from Lin Lang, your very first sitcom for 2024, yes, dito sa Net25. Dito pa rin sa Net25. Yes. 3-in-1. Kaya malapit na po ipalabas, kaya sana po manood po kayo para ma-relax naman tayo, di ba? Kasi tapos na yung mga parties, yung mga ganyan. So iba naman tayo para maka-move on. Congratulations! Akalain mo ba na magko-crossover ka sa social media? Hindi ko inano to, naisip. Hindi ko naisip. Kasi ang aking concern, yung request ng mga fans na, inay, sa tuwing kailangan na lang namin makikita kasi okay, maging busy ka na. Hayaan yung pinag-iisipan ko na yung mga vlog-vlog, tang sigawan sila, doon sinabi ko yun. So kailangan matutunan kung mula sa pagiging baguhan as a vlogger, di ba, kailangan makagraduate din ako na humusay ako magtanong, humusay ako sa pag-tanong. Ang galing-galing mo na nga eh, at saka napaka-natural. Pinaka-importante naman yun, no? It always have to come from the heart. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Correct. Di ba, Ate Aster? Pero nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy na ako. And the same manner na ini-enjoy ko rin itong ginagawa na to, di ba? Masarap, no? Hindi ka wala kang taping at napaka. Parang nami-miss mo. Correct. Yung ganun. Correct. Ano pa ba ang kulang sa isang Maricel Soriano? Meron pa ba? Meron ako yung halimbawa, ang example na gagawin ko, yung panahon. Hindi ako masyado nagkaroon ng panahon para maalagaan ko yung mga anak ko. Kasi nagtatrabaho na ako. Kailangan natin magtrabaho para may food sa table. Of course. Hindi ba? Course. So, kailangan isakripisyo yung bagay na yun. Mahirap maging nanay. I know. Pareho tayong single parent. Mm-mm. Yes, totoo yun. Saka lumalaban tayo para sa mga anak natin. Of course. Diba? Pero kailangan balansehin mo. Ang hirap ng balancing, yes, act na yan. Yes. Ha? Hindi ba? Hindi ba alas ang gagawin mo? Dito ka ba? Diyan? Dito? Gumaganong ka. Pero dumating ba sa point, Mariana, siyempre sa dami mong ginagawa, sa dami mong iniisip, na parang, has there been a point na parang, ayoko na, gusto mo nang tumigil? May ganun din, kasi yun, lumalabas lang tuwing pagod na pagod ako. Lumalabas yung, ayoko na yata, hindi ko na yata kaya, matanda na ako, yung ganun. May mga ganun dialogue na nalalaman to si Maricel. Paano ka bumabalik sa sarili mo ulit? Iniisip ko lang yung mga bata, iisipin ko lang yung mga anak ko. Ay, kailangan mag-taping tayo. Halika na, mag-taping na tayo. Hindi pwede ito, hindi pwede yung dilidali. Kailangan, bago mo gawin ulit at bago ka tumanggap ulit, kailangan na convince ko na yung sarili ko. And you're doing this for your kids? Yes. For your sons, diba? Huling boxing ko na yata ito eh. Ayun, malipakyo na ganyan, diba? Maria, you've been in this business for over 5 decades. Hello, ayun, diba? Decades. Oo, diba? Dahil pag sinasabi ng mga bata, yung isang simple, nung bata ako, napapanood ko na po kayo. Huwag mo ilakas, iha. Huwag masyado dahil hindi naman yan kasama sa interview, di ba? Huwag natin pinag-uusapan yung mga 19 ano? Yung gumagano. 19 ano? Be a good girl to me, ha? Pero, wala mga 19 ano, ha? Sabihin ko? What?
Siyempre, you started as a child star, di ba? Nakikita mo yung mga baguhan ngayon. Nakikita ko. Anong nakikita mo sa kanila compared nung panahon mo? Alam mo, ang nakikita ko sa kanila, nakikita ko yung sarili ko. Pero, meron namang iba na parang nakikita ko sa mga mata nila na gusto pa nila maglaro. Gusto pa nilang magstay. Imbes na, di ba, ang mga call time din naman ngayon, hindi mo yes. matatawaran kay aga-aga, yes. di ba? Yes, yes, yes. So yung mga bata, hindi na nakakapaglaro. Pero may mga ibang bata na, bigay mo lang yung cellphone, kahit mo na siyang kausapin, okay lang siya mag-isa talaga. Ang huhusay nila, bata yes. pa lang. Totoo. Parang hindi ko alam kung gusto kong mainggit. O ano, dahil di ba yung... hindi mo naranasan noon. Walang malamang mga ganyan. Yes, wala diba? Pang ganun. Wala pang social media. Ano lang, pikulang, masaya na ako eh. Saka yung maganda ang pamato, syempre. Saging na saba, yung balat nun, yun ang magandang pamato. Hindi nawawala sa ganoon. Pag ginanon mo, pa, andyan na siya. Di ba? Maria, wala bang na-deprive sa'yo? Kasi you started as a young kid. 6 years old ako noon. Yes, eh. Yes. So, sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung natutulog ka, magigising ka, o ano, magbe-breakfast ba tayo? Huwag ka na magsalta ng ganyan dahil wala yan. Sabi ng mga kapatid ko sa akin, Sir, ko wala tayo breakfast? Wala. Patulog kang muna, mahaba pa ang araw. Ganyan ang mga usapan namin. Tapos iinom ako ng tubig. Ang sakit dito noon, Ate Aster. Yung gutom na gutom ka, tapos iinom ka ng tubig. Mahapdi ang sikmura mo. Mahapdi. Alam mo, masakit. Walang laman. Mm-hmm. Siyempre, may sasakit na uminom ka ng tubig, naiiyak ka ngayon. Hanggang saan makatulugan mo yung iyak. Pagising mo, may pagkain. Wala pa rin pagkain. Kaya, pag naaalala ko yon, ginaganaan ako magtrabaho. Paano ka napasok sa showbiz? Okay. Nag-audition po ako kay Mar S. Torres. Kilala ko pa yes, po yung yes, ano. Yes, yes, yung ang kasama ko po doon si Miss Norma Blanca Flor and Ben Medina. Mm-hmm. Tapos ang Lolo Pipo. Ang Lolo Pipo natin. At syempre si Miss Aurora Salve. Wow. Diba? Oh, si Snooki. Na nasa Amerika na. Hi, Au. Hi, Au. Nakiki-Au din ako. Yes, yes. Miss Aurora Salve. Hello. Worldwide tayo. Ano ka ba, Maria? Okay, fine. So lahat ng mga kaibigan natin, all over the world, mm-hmm. napapanood tayo. Hello po sa inyong lahat. Yes, at thank you po sa panonood din dito sa show ni Ate Aster. At sa show ni Maria. Ayan. Yun. Diba? Ganun diba? Lang yun. Oh, Maria, okay. Nag-audition ka. And then, this is for what project? Wala pa itong John and Marcia. Eh. Wala pa. Mata pa ako dito. Yes. 6 lang ako. Yes. For My Heart Belongs to Daddy. Siguro dito Dolphy rin yun? Oh, pero yung kay Daddy, iba naman yun. Yes, okay. Iba naman din yung panahon na ginawa ko yung pelikulang yun. Na parang ano lang ako dun eh. Parang 3 days lang ako. Uh-oh. Yung ganun. Uh-oh. Tapos kasi ang bida talaga dun, si Snooki. Oh. Siya talaga ang superstar mo. Okay. Ah, mas nauna siya si Snooki sa'yo? Yes. 4 siya nag-start. Ah, yeah, okay. Ako 6. Okay. Yan. Okay. Parang nagbago ang takbo ng buhay mo nung maging Shirley Corontong ka eh. Totoo. I would consider that's the longest sitcom yes. on Philippine television. John and Marcia. John and Marcia. Diba? I think it lasted for almost 20 years. Yes. 1989, if I'm not mistaken, up to 1991. At nakakatuwa dahil ang isang batang paslit pala, ang una kong salang, Dolphy agad, Nida Blanca agad. Yes. Parang sobrang blessed ka. Na, lalo na ngayon na wala na sila, na-miss ko sila sobra. Anong nami-miss mo kay Tito Dolphy at saka kay Nida? Yung pagiging nanay at tatay nila sa buhay ko. Parang second parents mo sila eh. Mm. At saka, I'm proud of a broken family. Yes. So sabi nila, ganon, niwala yung nanay at tatay. Sa school yan, niwala yung nanay at tatay mo. Ako hindi. Sabi ko, may pansagot ako doon sa tanong mo. Hindi porque ako ay produkto ng isang broken family. Eh, hindi ko na alam ang feeling ng isang buo ang pamilya mo. Kasi meron akong buong pamilya, sabi ko sa kanya. John and Marcia ang pangalan nila. Sabi ko, ang daddy ko, si Dolphy, at ang nanay ko, si Nida Blanca. At may kuya ka ron. At may kuya Rolly. Si Rolly, oo. Hindi ba? Mm-mm. Sabi ko, pero diba, sobrang blessed. Kasi doon ako minold eh. Doon ako namog. Ibang klase kasi yung sitcom na yun eh. Ano pa ang isang word na pwede mo sabihin para masabi mo lang sa kanilang lahat, may pahatid ko, na napakaswerte ko dahil meron akong John and Marcia. Sa kanila ko naramdaman yung buong ang pamilya.
At saka talagang kulang ka na lang naging K-zone eh. Di ba? Malapit na nga yun ang ano ko eh. Yun ang apelido ko talaga eh. Doon ako lumaki eh. Parang adoptive child ng mga K-zone. Si Eric is just like your own brother. Si Epi. Oo, di ba? Lahat silang magkakapatid. Totoo yan. Di ba? Anong pinaka namimiss mo nung gusto kay Tito Dolphy? Yung tumatawag sa saka ng bruha ako. Namimiss ko actually kasi lambing niya yun eh. Sabi niya, ay Brugy, hali ka dito. Tatawag ng Brugy. Sabi niya, ako? Oo, bruha, ikaw, hali ka dito. Sabi sa akin ni Daddy, ganun siya. Alam mo, kung nasa isang restaurant ka, Iha, sabi niya, at may mga pa-smile-smile kang nakikita, pero hindi tumatayo kasi alam mo kung bakit. Nahihiya sila. Correct. Sabi ni Daddy. Yes. Nahihiya sila. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na yung tumayo. At tanongin mo, masarap ba yung pagkain? Yung ganun. Sa kagdadang hirap ng mga pinapagawa mo. Sabi niya, bruha. Hindi mahirap yon ha? Gawin mo yon. Kaya yung mga para niya, bukas na bukas yung utak ko doon. Tsaka tuwing meron mo something na nag-iiba, naaalala ko siya. Si Tito Dolphy kasi mahilig sa pagkain. Anong pinaka-paborito niyong pagkain na sinishare niya sa'yo? Actually, ako nagdala ng pagkain. Ah, okay. Dumating ako sa set niya, dala ko yung pagkain. Cafe bola pa nga yun eh. Shredded na adobo flakes. Oh, okay. Ang sarap nun. Gusto ni Daddy yes, yun. Yes, yes. Ngayon, dinalan ko siya. Sabi ko, dad, dalawang binili ko para sa'yo, baka mabitin kasi isa. Totoo. Dahil sinisimot niya yung pangalawa. Yung pangalawang bowl, sinisimot pa niya. Kumakain siya talaga, totoong kain at nagutom siguro. Ikaw, Trinato mo siyang parang tunay na tatay. Mm-mm. Trinato ka rin niyang parang tunay Mm-mm. na anak. Di ba? Tsaka ano, ay bruha, hindi ka dito. May mali ka lang namang ginawa. Ah. Sabihin niya sa akin. Dapat mo lang ang pagalita. Hindi, kailangan mo marinig ang side ko. Eto, papaliwanag ko to sa'yo dahil dapat ganito ang ginawa mo. Ganon. Kasi mahal ka niya. Mm-mm. And he cares for you. Totoo. Oo. Hindi etchy. Oo. At ito yung mga bagay na namimiss mo sa kanya. Mm-mm. Kaya pa nagpupunta ako sa mami ko, dinadaanan ko din si Daddy. Kumbaga, nagpunta ako sa isang lugar, pero dalawa yun na ano. Tinutuhog mo na. Tinutuhog ko. Ayun, oo. Ay, nakakatuwa ka naman, Maria. Ngayon ko lang inalaman. Ngayon lang natin alaman to, di ba? That's how you care for Tito Dolphy. Oo, sobra. Ang dami kong natutunan ng leksyon. Ang dami kong natutunan ng mga bagay. Tapos nung nawala siya, parang ang dami nagbukas na doors and windows. Naiintindihan ko na lahat ngayon yung mga bili niya sa akin. Yung mga pangaral niya sa akin. Yun ang importante. Anong sa hindi mo makakalimutan na bilin sa'yo? Umiyak ako nung nakita ko siya sa marina. Tapos sabi niya sa akin, anak, ang importante tapos na. Tapos na ang problema. Yun ang importante. Tatandaan mo yan. Wala ka nang dapat ikaiyak pa. Tama na. Ayaw kitang nakikitang umiiyak. When he passed on, ano ang impact nito sa'yo? Hindi ako makahinga. Hindi ko kaya buka yung bibig ko para may sabihin ako. Umiiyak ako ng todo. Nandun din ako sa ICU ni Daddy. If he's watching now, anong mensahe mo sa kanya? Anong mensahe mo sa kanya? Dad, so now alam mo na ngayon kung gaano kita kamahal, di ba? Gusto ko lang maging happy ka. Alam mo naman magkikita tayo ulit. Alam ko yun. Miss na miss na miss na miss kita. At sobra-sobra kitang love. Alam mo yan, Dad. Anong namimiss mo kay Nida? Ay, nako. Si Mami naman, sobra yung mag-alaga. Ang feeling niya din, anak na anak niya ako. Ganun. Kaya feeling ko nanay na nanay ko din siya. Siguro once upon a time in our lives, naging magka-pamilya kami. Baka naman siya ang anak ko or baliktad, yung ganun. Basta sabi ko, somewhere, somehow, baka meron tayong connection eh. Noong pa. Mm-hmm. Totoo yun, totoo kasi yun. Kasi bata pa, ganun na siya sa yes, akin. Yes, yes. Mapagmahal. Nung mawala ang Tito Dolphy, nung wala si Nida, and of course your biological parents, para kang tuluyang na-depress. Na-depress ako sobra. Na-depress. Dalawang taon yun. Ito yung ano na medyo naglaylo ka, na ayaw muna lumabas. Mm-mm. Mula dun sa broken family, hanggang dun sa tunay kong pamilya, para saan pa lahat itong pinagpapaguran ko? Parang ganun yung salita ko. Doon pumasok yung mga anak ko sa storya. Hindi ka pwedeng umaktig ng ganyan, Mary. Kasi may mga anak ka pa. Kailangan may obligasyon ka pa sa mga anak mo. Kaya diba? Ang hirap magpakatatag. Lalo na pag kagaya ng mami ko, she's my rock. So, nung nawala siya, hindi ko alam kung saan ako dadamputin. Mensahe kay Mami Linda. Ma, kung nakikinig ka man ngayon, please, alam mo na yun naman. Everyday kausap ko siya eh. Kinakausap ko. Nagpipray ako palagi para makausap ko siya.
Alam niya, sobra kong mahal ang nanay ko. Iyan ang best friend ko eh. At hindi siya mahiwalay sa iyo kahit saan ka magpunta. Mm-mm. Diba? Ganun yun. Alam ko, nararamdaman ko kasi. Oo. Mahal na mahal ka ng mami mo. Oo, sobra. Diba? I mean, ang maganda kasi sa'yo, nababalansi mo ang pagiging komedyana mo at the same time, pagiging dramatic actress mo. Kaya't artistang artista ka talaga. Galing rin lahat sa daddy. Sa kanya ko yan natutunan. Bilang mo, sino ba naman ako na kay bago-bago? Walang pangalan, walang... Ang nagturo sa akin, si Nida Blanca at saka si Daddy Dolby. No less. Oo, diba? Diba, sobrang blessed. Nung mawala si mami, sabi niya, iniwanan tayo ng mami mo. Hindi ka ba gulgol? Eh, hindi pa naman open casket. So, di na mas lalo ko siyang gustong makita, di ba? Sa kadlan, sabi mo ako iwanan ng ganito, ha? Sabi ko, hindi ko kayanin. Sabi ko, umiyak talaga ako. Dabating ako doon, wala akong ka-makeup-makeup. Dahil sumugod lang ako eh. Especially so, hindi naging maganda ang yung pag-alis niya, di ba? Yeah. Unlike Tito Dolphy, na kahit papano, matagal yung nakasama, di ba? Nako, yan dalawang yan, grabe sa buhay ko. Nagsama pa kayo tatlong beses sa pelikula. Yung John Marsh sa Amerika. Oh, tatlong beses yon, di ba? Part 1, part 2, part 3. Bukod pa sa 18 years sa sitcom. Parang doon ka na nga nagdalaga eh. Yung stage nung mga 12, 13 anyos ka, di ba? Alanganin yan. Pero dahil sa may show ako na ang kasama ko sila, hindi na ako na problema. Wala, parang it was just nothing na nakitawid ko yung edad na alanganin na yon. But you won as best child actress. Oo. Two na years naman. After nung pumasok ka sa showbiz. Hindi ko na sasabihin yung taon ha. Huwag na. Bahala na lang kayo. Imagine mo, 2 years in the business, nanalo ka, di ba? Alaala mo. Daigdig ko. Eddie Rodriguez. Yes. Boots Anson-Roa. And Miss Mary Walter. Lahat mga dekalibreng aktor. Dekalibre. Oo, di ba? And my God, sino ba ako? Tapos kasama ko sila. Pero when you were 14, napanalunan mo naman ang first best actress trophy mo. Oh, tingnan mo. 14 hindi ko alam yun. First FAMAS. But I'm sure di mo matatanda. Ilan ang FAMAS awards mo? Hindi ko alam. Best actress. Hindi ko alam ang taas. Nakalima ka. Nakalima na ba? Nakalima ka. Oh Lord, nakalima diba? Na tayo. Oo. Tatlong Luna Awards. Oh, di ba? Di ba? Sa 52 years ko sa industriya, isang award-giving body ang hindi ko pa napapanalunan. Gawad Urian. Mm-hmm. But you have had 8 nominations as best actress. Biro ba? Diba? Sa 8, hindi ako tumumpa kahit isa. Oo, di ba? Talaga. Hindi ako tumama talaga. Malay mo. Yung iba nga, ang tatanda na, doon lang nagkaka-award. Parang si Noel Trinidad. At 82, hindi ka naman siguro aabot noon. Tignan natin at after. 82, di ba? Pati din sa Star Awards for movies, you have had 13 nominations. Oh, di ba? For TV, 10 ang pinanalo mo. Oh my God. Grabe ka. Kaya hindi mo na matandaan sa rami mong awards, di ba? Minsan interview naman kita at diba? After. Tapos gusto ko isulat natin ito sa papel. I'm sure di mo natatandaan. Ilan ang Box Office Entertainment Award mo? Ilan? Tanong mo. 13. Hindi ko alam. Grabe ka. At least okay na rin yun kasi hindi ako magyayabang. You were a teen nung pumasok ka sa Regal, nung maging Regal baby ka. Mm-hmm. 80s. 16. 16 na 16. Ako 16, tamo. So, bali 80s yun? Yes, 80s yun. 80s, 90s. Yes. 90s, iba naman. 90s, ito na may naging seryosong aktres ka. Dito na lumabas yung mga... mahirap yun, yes, di ba? Kasi galing ako sa love team. Yes. Ang hirap magdesisyon na gagawa ka ng isang offbeat na role. Oo, bida ka, pero kontrabidang-bida. Bida kontra bida. Pero ang... yung kaya kong abutin ng langit. Yes. Ang dami mo. May soltera ka, abandonada ka. 90s na yon. 90s na yon. Kasi nung nasa Regal ka, puro pa cute eh. Mm-mm. Tsaka comedy. Comedy. And daibote, di ba? Yung mga panahon na yon, di ba? So, 90s. From the 90s up to the present time, ito na yung seryosong Maricel Soriano. Hindi naman natin sinasabi hindi ka seryoso before, but you were, yung transition mo from a child, child star hanggang pagiging diamond star, nakita mo yun eh.
Actually, the Diamond Star status mo, pumasok 90s na eh. Kasi sa akin, wala naman yung mga labeling na ganyan. Taong-taong. Which is good. Hindi which is good, ko, Maria. It doesn't get into your head. Dapat hindi ganun. Kasi hindi ganun pagpapalaki sa amin ni Daddy. At saka recognition naman yun coming mm-hmm. from other people, not coming from you. Sila ang nagbibigay ng recognition na yun sa'yo. Which you truly deserve, di ba? Salamat. Oo naman. Pag nagkita na naman kami ng Tita Gloria Romero. O, Maria. Oh. 200 years old na ako. Ilan taong ka na ba ngayon? Sasabihin ko na, 150, tita. 150 years old na ako. Alam mo, isa pa yan, mahal na mahal natin. Oo. Maring Glow. Oo, diba? Tita Glow, ako nanonood ka. I love you. Yes, we both love her. Anong gusto mo pang gustong gawin na hindi mo pa... Gawin? Yes. Kasi kung pwede, kung balikan yung time, hindi pa ba, hindi mo kawala pa yung nanay ko. Yun yung pwede ako makapag-deal kay God. Kung pwede lang. Mm-mm. But she's in a happier place yes, now. I know naman that. Diba? Yun lang ang maganda, diba? Yun ang maganda. Kasi kasama na niya si God. So, in other words, tatanungin pa naman sana kita, kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Ay, yung buhay ang mami ko. Buhay. Anong isang bagay, Mariana, magpapaiyak sa'yo? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Kasi maraming nalulungkot pag nakita nila akong umiiyak. Parang hindi lang yun ma-imagine isang Maricel Soriano umiiyak. Off-cam. Oo. O, diba? Ayoko. Ayaw mo? Ayoko. O, gusto kong maalala nila ako yung masayang moments. Ayoko may alam sila tungkol sa mga pains mo, sa mga ano ng buhay. Pinagdaanan mo. Sa pinagdaanan ko. Mm-hmm. Ayoko. Gusto ko lang maalala nila ako masaya. Gusto ko kasi sabihin na meron akong pinagkatandaan. That's the most important. Mm-mm. Kasi marami dyan ang wala. At ang importante sa akin, hindi yung sasabihin ng tao. Ang importante sa akin yung ano ka kay God. That's the most important. Mm-mm. Totoo yun. Diba? Hindi mo yung popularity, hindi, yung fame. Wala sa akin yan. Wala sa akin yung ganun. At saka yung mga nagpapalit, yung mga ganun. Yung, or di kaya sa show, pag may guesting, dahil may pinopromote na movie, yung kailangan last kami. Yung ganun. Hindi, wala sa akin yun. Mauna na ako para makaalis ka agad. Billing. Ay, nabastos na ako sa billing. Kaya, hindi na ako tumitingin. Sweeboy na lang ang titingin. Hindi na ikaw. Hindi na ako. Nasaktan ako masyado. Kaysa may stress ka pa, di ba? Masyado ako nasaktan doon. Dahil ang billing ko, nung ginawa ko ang Batang Quiapo, Fernando Poe Jr., Maricel Soriano. And you deserve it. Do I deserve that? My God, sino ba ang Batang Quiapo? Tell me. Kasi bakit nila ako ginanon? Doon ba sa serye? Hindi sa serye. Sa pelikula din. Ganito kalit ang pangalan ko. Oh, I'm sorry. Sabi ko, deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. But you know, Maria, sabihin ko sa'yo, the most important now is Maricel Soriano is Maricel Soriano. No matter what other people will say, sabi ko, mag-isa lang ang Maria. Sabi ko na lang sa sarili ko, kaya ka Maricel Soriano dahil kinaya mo lahat to. Kaya kaya mo to, Mary. Laban tayo. I remember your favorite song doon sa musical show mo. Ano nga ba? I am what I am, di ba? Oo, di ba? Mo na naman. Oo, di ba? To this day ba, hindi mo na paborito yung song na yun? Hindi, paborito ko pa din. Oo, bagay sa'yo eh. Parang ano lang ako na, sige Lord, papatagpasin ko to para sa'yo. Kaya wala na ako, hindi na ako nagsalita. So in other words, na-depress ka doon? Na-depress ako doon. What did you do? Kung buhay ang daddy ko, ipapakita ako to sa daddy ko. Daddy, deserve ba to? Kahit sabi mo, ang tapang kasi ng babae niya, ang taray kasi ng babae niya. Pero kung may sasama dito yung trabaho ko, yung body of work na gawa ko. Huwag naman akong bastosin masyado ng ganun. Kung mabait ba ako, o kung ano man ako, o impacta ba ako, sana hindi nila ako ginanon. Pero ako, nilampasan ko na lang yun. Tapos na yun. Uh-oh. Next chapter na. Next chapter na. Before kasi, meron kang drama anthology, di ba? Meron kang sitcom, sumasayaw ka, kumakanta ka. Hindi ba singer? Ba't di mo alam na nag-recording ka? Nag-recording ako. Di ba? Pero, hindi as a singer, kundi as ginagamit ko lang yun. Or kumakanta lang ako para sa promo ng pelikula. O di kaya, parang mo ng telebisyon. May song ka na ginawang parang theme song ng movie. Was it Oh My Mama? Ha? Huh? Tito Soto.
ang nag-compose. Si Daddy Tito. Yes. Kaya nga, di ba? Kaya, you did everything. Given a choice, let's say right now, at this moment in time, kapag bang natitirang artista o actor na gusto mong makatrabaho? Gusto ko si Papa Brad Pitt. Ganun lang mga type kong kasama. Kasi di ba, ang gwapo niya, no? Nakakaloka talaga. Ipagpapaalam natin sa... Nakakaloka, diba? So hanggang ngayon, siya pa rin. Siya pa rin. Dito sa local na lang muna. Hindi ko siya imported. Maiba naman. Sige, okay. But you have a very good choice. Aba, malay mo, hindi mo sabi, big things comes in small packages. Correct, diba? Correct. Sabi nga nila. You got it right. Walang malaking nakakapuwing. Nasa maliliit yan. Totoo yun. Diba? To kung halimbawa lang na andyan si Brad Pitt sa harapan mo, anong gagawin mo? Eh, di kakausapin ko. Ah, kakausapin pero mo lang. Pero una, yayakapin ko muna siya. Oo. Para ma... Ang bango ng imported. Madalas kasi pag may nakikitang... Let's say, younger generation, yung ngayong generation, she's the next Maricel Soriano. Nakakarating ba sa'yo yung ganun? Parang anong pakiramdam? Siyempre, kinikilig ako. Ah, talaga? Oo. Hindi ka na offend? Hindi. Oo. Ako natutuwa ako pag may gumagaya nung show mo dati. Yes. O di kaya yung mga production numbers na ginawa ko nung araw. Yung gano'n. Natutuwa ako. Pero minsan may masabi sa isip ko, magawa kaya niya? Merong gano'n din. Sa bahay rin ako mag-isip. Parang, magawa kaya niya yon? Kasi di pa minsan may personality ang isang artista na mayain pala. Kaya, para niya nagawa yung sa movie. Naku, ang tagal. Bago nagawa yung eksena na yan. Ah, ganon. Oo, ganon. Inaalam ko lang. Maria, sa status mo ngayon kasi, like, siyempre, karamihan yung mga younger generation, sinong gusto niyo makatrabaho? Ah, gusto ko makatrabaho si Nora Honor, Vilma Santos, Maricel Soriano. Ay, kasali ako sa casting. Of course! Sharon Cuneta, yung mga ganon ba, di ba? Respetado kasi kami, nilirespeto kami. Kaya, naloloka ako sa mga chika ngayon. Talaga ba? Ilan daw yung bata? 12 pa lang. 12 pa lang? Yung mapapagano ko, 12? Ganyan? Gulat na gulat ako. Tapos yung mga meron dyan na hindi naman marunong magbigay pugay talaga. Totoo yun yan, totoo yan. Nalulungkot ako kasi kami ni Eric, pag dumadating kami sa set, lahat ng taong yan, ang dami, di ba? Lahat siyang isa-isahin naming halik yan. Marunong kaming magganon, magbigay ng respeto sa mga nakakatanda sa amin. Hindi kagaya ngayon yung talagang wala na sila baka. At kasual. Kinakasual tayo, di ba? Ano bang kasual yan, di ba? Wala na yung respeto, wala yung respeto sa mas nakakatanda sa kanila. Eh, samantalang kami nung araw. Hindi kami marunong magreklamo. On the spot, naging kayo ba ni William Martinez? Hindi. Hindi. Talagang love team lang. Love team kami. Oo. We respected each other. Yes. Oh. Sabi niya, parang kami na parang hindi. Yun ang sagot niya sa akin. Mag-toothbrush muna siya. Oo, para naging kami na parang hindi. Kasi sinasabi sa kanya, hygiene ha, hygiene, kailangan mabango ka. Sabi ko talaga sa pero sumusunod naman siya. Anong pwede mong advice or mensahe para kay William if he's watching right now? Nakukulit. Alam mo, kailangan ngayon, ibantayan mo yung mga bata mo. Yung dalawa mong babae, kailangan kanila ngayon. Kaya kung ako sa'yo, yun ang pagtuunan mo ng pansin, yung dalawang bata, yung mga babae mo, ha? Kaya, at pag-uusap pa tayo, hindi pa tatatapos dito yan. Maria, pag-usapan naman natin yung bago mong sitcom dito sa Net25. Ay, masaya. Oo. Masaya, Ate Asta. Kwento mo naman, kwentuhan mo kami tungkol dyan. Kasi, bali, magkakapatid kami. Tapos, ang daddy namin, ay, yun na nga, nawala na. So, lahat kami nag-iintay kung ano minana mo, minana niya, minana ko. Nag-aagawan. Nag-aagawan, ganyan. Tapos, hanggang sa natatauhan kami minsan sa sarili naming mga sinabi. Dahil, o, di ba sabi mo kanina, ganon? O, ba't ngayon iba dialogue mo? Yung ganon. Nag-away kami, pero nakakatakwa yung away namin. May linya yung bahay. Hindi ka pwedeng tumawid dyan dahil kanya yun. Hindi ka naman siya pwede tumawid dito, laakin yun. Oo. Yung gano'n. Oo. Yun yung pinaka-the best na masasum up ko yung kwento. Pero yung iba, kagaya ni Epi, nag-aantay siya na mabenta yung bahay. Dahil, ha? Hindi natin ibibenta ang bahay? Hindi, sabi ni Eric. Tapos sabi naman ngayon ni Epi, paano yan? Cops? Eh, kailangan ko ng cash. Ay, magtrabaho ka, no? Yan ang dialogue niya.
Yung may mapupulot. Okay. Yes, yes. Bilang mga magkakapatid, paano ba sila mag-usap, di ba? At naka-air na ito ngayon. Every Sunday, 8 o'clock. 8 p.m. dito sa Net25. Mm-hmm. And of course, yung bumubuo ng cast, bukod sa iyo at saka kay Eric Quizon, sino makasama? Si Epi Quizon, si Band of Quizon, si Boyto Quizon. Kulang na lang si Tito Dolphy. Yes. Yes, yes. Ang saya, diba? Namin. And of course, i-plug mo rin yung Lin Lang. Ay, opo. Napalabas na po sa Prime. Palabas na ngayon. Kaya kung meron na nagsimulang makanood nung umpisa, yung hong iba ay naimbitahan ko pa na manood po kayo dahil maganda po yung teleserye namin. Movies na dapat nilang abangan. In His Mother's Eye. Oh yes, congratulations nga pala, Maria. Napakagaling, napakaganda ng pelikula. Nakakaiyak. And congratulations to Flor Santos, yes. The producer kay of the Miss movie. Flor Santos. Parang anak ko yan si L.A. Napakabait na bata. Ang bait ng bata. Grabe. Isisingit ko lang, mag-best friend kayo ni Dick. Yes. How would you describe Roderick Paulate? Oh, he's fantastic in this movie. Yes, yes. He's very good in this movie. Nag-iisa lang din yung Roderick. Oo. Mensahe mo sa kanya? Dick, alam mo, nagmamahalan tayo. Kasi hindi mo madi-deny. Dahil dito sa pelikulang to, laro tayong parang winning together. Yung ganon. Ang ganda. Magkaibigan pa rin talaga kami. A very nice movie. Nice in His movie. Mother's Eyes. Mensahe mo sa lahat? Mensahe mo muna sa mga anak mo at saka sa lahat. Ah, sa mga anak ko? Nako, alam na nila. Sabi ko, ngayon na malalaki na kayo, hindi na uso sa atin yung pinapagalitan ko pa kayo or something. Hindi binata na kayo. Oo. Tsaka ang usap na lang natin ngayon, parang si mama nandyan lagi, sabihin nyo lang kung anong gusto nyo. Kasi lagi kami nagbabanding. Wala lang, chismisan lang kami ng chismisan. Watching Netflix, o di kaya kumain sa labas. Kain kami sa labas, yung gano'n. Iba na. Hindi na e-effect yung pagagalitan mo pa. Ang tatanda na nila. So doon naman pumapasok yung tough love. Yes. Kasi paano yes. Pag mawala ako? Sino mag-aalaga ng mga anak ko? Kasi wala nang nanay, wala pa tatay. Diba? Eh ako ganun din, ulilan lubos na ako. Real life at saka sa real life. Ulilan lubos yes, ako. Yes, totoo. But you have your kids and all the people around you. May pamilya ka sa Quizon. Maraming nagmamahal sa iyo, Maria. Alam ko yun, lalo diba? Na sa Quizon, mga kapatid yes. ko. Yes. Mensahe mo sa lahat. Mga kaibigan, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako dito kay Miss Aster Amoyo dahil ako yun. Napaka-formal mo. Napaka. Natutuwa ako at nagagalak dahil inimbitahan niya ako dito sa show na to. Sana po lagi niyo po siya panonoorin, ha? At marami po siyang chika. Oh, alam niyo na. Pero gusto kong ihatid sa inyo yung mensahe ng pelikula namin na In His Mother's Eyes. Sana ho talaga kung meron pang hindi pa nakakanood, sana po panoorin ninyo. Dahil ito po yung sa mata ng isang ina, ganito niya titignan yung anak niya. Kahit anong mangyari, may diferensya o wala, anak mo yan. At nanay ka niya. Sabi nga ng mga tao, maikli lang ang buhay natin, di ba? Gawin na natin yung dapat natin gawin, maaga pa lang. Lagi nating sasabihin sa mga mahal natin na, I love you, yung ganon. Huwag niyo pong kalimutan yun, ha? Maria, bago kita pasalamatan at bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm. Nutritech, maraming salamat, Joss de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eres Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Estilia Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Coloretti Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Asia's Lashes. CC6 Online Casino. Maraming salamat, Jeff Frado. And of course, Sugar White by Sugar Mercado. Kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay, maraming salamat. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Ang aking taus puso at walang sawang pasasalamat sa nag-iisang Maricel Soriano. Ate Aster, ako na.
Maraming salamat. Maraming salamat. Such an honor, Maria, na nakausap kita one-on-one. I love you. Thank you so much. Hanggang sa lumuli, mga kaibigan. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all. Bye for now. Bye.